Malapit lang sa runway ng airport ang sunog na sumiklab sa residential area ng barangay sa Davao City. Dahil sa laki at bilis ng pagkalat ng apoy, ilan sa mga residente ang hindi na nakapagsalba ng mga gamit. Napabaya ang nag-overheat na ceiling fan daw ang sanhi ng sunog. Napamidrin sa kong barkada, nagkuhan na kanagistura na miyabi, naging sumbaga na iba, nagamidrin niya sa kong barkada ng nga sunog na dirabo niya, pati yung kanina, may ganun, natabang pa niya. Abot sa 55 bahay ang nasunog. Sa parehong lungsod, nasunog din ang isang ancestral house sa poblasyon Turil. Nakagawas pa niya na unjud tanan. Pagid minasalbar, mga sanina, tulugan, kay based dito sa inspection ng BFP, nasunog dito nga wire. Mao daw to, nga na ito'y nakacharge, timailhan, nga na ito'y nakacharge. Problema sa linya ng kuryente ang posibleng sanhi ng sunog. Ang atong fire station is mga naka-respondi dayon, naka-layout dayon, wala na nilagan ng truck. Kay doon lang man we, na lang man sa likod niya namo sa fire station. Then, igo na lang ni, nag-layout ang atong mga firemen, then napasiritan din siya tubig. Naglalagablab na apoy rin ang sumiklab sa residential area sa M. De La Cruz Street, Pasay City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot pa sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula bandang alas 5 ng umaga kanina. Posible raw na problema sa linya ng kuryente ang sanhi nito. Tinatayang nasa 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Makikita naman mula sa himpapawid ang nasusunog ng mga bahay sa Barangay Lerma, Naga City. Ang mga responding bumbero umakyat na sa bubong ng mga kalapit na bahay para apulahin ang apoy. Ilang residente rin ang tumulong na sa pag-apula. Sabi ng BFP, naiwang nakasaksak na electric fan ang posibleng sanhi ng sunog. Tinatayang aabot sa 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Isang fire volunteer naman ang nahirapang huminga dahil sa makapal na usok, pero agad din naman siyang dinala sa ospital. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.